3. Hey, it's Junin B back at it again. For today's video, we will be reviewing this Makeup Forever Ultra HD Foundation. So, if you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. Wala talaga akong foundation. Let's start sa moisturizer. So, usually, nagpe-prep and prime ako. Yun yung sa MAC, yung prep and prime spray. And ngayon, ang ginagamit ko is this Tarte. Ito yung Drink H2O Hydrating. Ito yung laman niya. So, para siyang petroleum jelly. Amoy niya parang forest scent. May amoy ba yung forest? So, ilalagay ko lang siya dito sa T-zones. Like that. Malamig siya, in fairness. So, i-spread na natin siya, guys. Ang dami kong discoloration dito. May mga redness, tas may mga parang itim na itsura dito sa mukha ko. Kaya, this is the perfect time na mag-review tayo ng foundation. Before applying the foundation, let me show you what I'm gonna use. So, sa other face is itong Real Techniques na Dom Sponge. Tapos, ito naman sa kabila yung foundation brush ng Fanny Serrano. So, sobrang mura lang ito. Drugstore to, guys, dito sa May Philippines. Ito na yung mismong foundation, yung Makeup Forever Ultra HD. Nakikita nyo yung nalagyan niya. Plastic lang to, guys. Tapos, pag inangat mo yung kanyang taas, ayan, meron siyang pump. So, mas okay yan for applying foundation kasi nga, mas masisimot mo yung laman niya at saka very easy to use. For my shade, I'm in the shade Y315. So, yellow undertone siya, guys. Napili lang to sa my Sephora. Halagang 2,830. So, medyo may pagka-pricey siya, guys. So, ilalagay ko na siya dito. Sa akin, likod ng kamay. So, 2 pumps muna nilagay ko kasi nga baka sumobra na naman ang paglalagay natin ng foundation. Medyo runny yung consistency niya. Ayan. Kita nyo ba? I-apply na natin siya dito muna sa other side ng face. Let's go. Bitan na natin siya ng dump na Real Technique sponge. So, dub-dub lang tayo, guys. Hindi siya ganun ka full coverage. Siguro nasa medium ano siya. Side kasi medyo nakikita ko pa yung mga pores ko dito. Ayun oh, nag-a-appear pa siya. So ito na, guys, yung first layer using the wet beauty blender. Siya ganun ka sticky, guys. So wala naman nag-transfer yung nangyari. Pero dito sa camera maganda yung itsura niya, pero sa totoong buhay hindi siya ganun ka full cover. Kasi nga, it claims na this liquid foundation are excellent for getting that perfectly filtered photogenic complexion. However, they also normally require too much work to apply. Second they layer. Feel heavy in tropical set. Thick in person. So, yeah. So, additional 2 pumps tayo ulit. Itong foundation na to. Kasi talagang madali siyang i-blend eh, kasi nga medyo runny nga yung consistency niya, kaya hindi naman siguro magkikake yung itsura ng foundation pag madami kang layers. Siguro mga 2 to 3 layers pwede. So, ito yung closer look ng foundation. Ito yung 2 layers na nilagay ko. Tapos, ito pa yung walang foundation. Kita nyo. Para din siyang may pagka-glossy finish. Pero, okay din. Kasi, imamattify ko rin naman yan. Lalagyan ko siya ng powder later. Okay ba? Yun na nga. Tapos na tong kabilang side. So, dito na tayo sa other side using this foundation brush. Gagawin kong 2 pumps muna sa una, sa first layer. Actually, pareho nung naman 2 pumps yun. Sabi ko. Pumps. Reaction ng ganyan. Brush. Medyo circular motion na lang natin.
Medyo, ayun na, bumabakat yung ano niya. Yung ano ng brush. Siyempre, para magpantay, nalagay na natin yung second layer. Makikita nyo, mas full coverage yung brush na side kaysa dito sa may beauty blender. So, mas nagustuhan ko tong finish na tong brush. Do medyo mahirap siyang i-blend kasi nga bumapakat yung mga brush, yung mga bristle ba tawag doon ng brush. Kaya medyo pera. Pero, bearable naman. So, yan. Kita mo ba? Medyo nakikita pa yung mga pores ko dito. Ayan na dito. Sa side na to. Kasi dito sa side, plakado na siya, guys. So, next na natin is yung kilay. Kasi nga, ganun naman ang makeup routine ko. After ng foundation, nagkikilay na ako. Let's go. Gumiting kong pang kilay itong Michi doon na sobrang liit na lang. So, kailangan ko na bumili ng bago. Usually, dito ako nag-i-start. Kasi ito yung pinakamahirap na inaano kong kilay. Kasi nga, ayan no. Nakita nyo bitin. Kasi nga, na-shape ko siya ng sobra. Kaya, nahayaan ko lang siya. Siyempre, hindi pa yan tapos. Kasi nga, i-conceal ko pa yan. Lilinisin ko pa yung mga kalat-kalat dyan. Next step na ginagawa ko is, nilalagyan ko siya ng concealer dito sa mga kalat-kalat niya sa taas para mas magmukhang define yung eyebrows ko. Ito nga yung gamit ko, which is the Fit Me Concealer ng Maybelline. I'm in the shade 20 Sun. Hindi nyo makita, guys. So, ayan na. Nilagay ko na yung concealer. So, i-blend na natin siya using this parang maliit na sponge. So, ayan na guys. Tapos na tayo mag-eyebrow. So, nalinis ko na rin siya. Nalagyan ko ng concealer. Ang next na natin is, isi-set ko siya. So, usually, nagpa-powder lang ako sa T-zones. Kung saan talaga nag-oily yung face ko. Powder brush ng Fanny Serrano din. Tapos gamit ko din yung mismong powder nila. Ayan, gamit ko na siya. I'm in the shade Chino. So, dito ko lang siya nilalagay, guys. Ayan, dito. Kung saan ako usually talaga nag-oil. Dito din, sa may kapilang cheeks. Dito. At dito sa baba. So, after nun, nung pagsiset ko sa may T-zones, ang ginagawa ko na is nagko-contour ako. Nagamitin ko tong MAC in the shade Harmony. Kung magko-contour na ako, itong gamit kong brush, yung Real Technique Sculpting Brush. Yan siya. Yung brush niya, pinipinch ko siya ng ganyan. Para talagang ayun niya yung dito sa gilid ng ano ko. May pataas ng forehead para magmukhang natural looking yung makeup natin. Ano pa tawag dito? Baby, anong tawag dito sa may baba ng ano? Chin. Hindi, dito, tingnan mo. Ito. Dito. May jong. Galing. Yan. So, kung makikita nyo, medyo harsh yung itsura niya. So, i-blend natin yan, guys. Don't worry. Tapos na yung pagkocontour natin. Ang next na natin is itong sa nose line. So, gagamit naman ako ng mas maliit na brush. So, same lang din. Ito lang din yung ginagamit ko. So, usually, ganyan lang ginagawa ko. Ganyan ko dyan. Dito sa other side. So, next step natin, naglalagay ako ng highlighter dito lang sa may tip ng nose. I'll be using this Tarte Brighter Days. So, ayan siya. Liquid to eh. Liquid na highlighter. So, sobrang konti lang ang kailangan mo dito, guys. Yan, as in, isang chuk lang, ganun. Yan, para magmukha lang, alam mo yun, matangos lang yun. Eyelash extension. Usually kasi nagmamaskara ako, so ibabrush na lang natin siya, guys. Pataas. Pero ngayon, feeling ko, sige, drunk blush pa din. Push natin to. So, ganyan lang. Sobrang light lang nang lagay natin, guys. Kabilang side. Ayan. O, kung medyo nakakapalan kayo, buwasan na natin gamit kamay. So, ito na yung pinaka-last step sa makeup na to, which is the lipstick. I'll be using this MAC Lady Danger na shade. Galing to sa Nutcracker nilang collection. So, medyo maliit siya, guys. Compare sa regular bullets nila. Yung regular na MAC lipstick.
So, okay na. Nalagay ko na yung lipstick. So, ipa-finalize ko lang tong look ko. And I'll be back. So, ito na guys. Yung final look ko. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng hair extension. Para naman may iba lang at mabuhay tong makeup look na ginawa ko na sobrang simple. Okay, final thoughts about this product. Kung gusto niyo talaga ng camera ready na foundation, this is the perfect foundation for you. Pero kung gusto niyo ng full coverage or in actual talaga na foundation, parang hindi ko siya ma-recommend kasi nga na-define talaga yung mga pores ko lalo. Lalo siyang lumaki. Pink salamin talagang hindi ko siya bet. Tapos yung finish niya in person parang medyo dry. Sorry guys ha, kung gusto niyo itong Makeup Forever pero hindi ko alam kung bakit nagganto. Nag-moisturize naman ako. Nag-exfoliate ako kagabi pero para talaga nagda-dry talaga yung mukha ko. To think na oily skin ako guys ha. Sobrang oily ko. As in. So kung nasa side ka ng gusto mong camera ready na foundation, I highly recommend this foundation kasi kung makikita nyo guys, sobrang ultra HD nung foundation. Pero sa actual talaga, hindi ko siya ganun nagustuhan kasi nga medium finish lang siya. Pero other than that, okay naman yung foundation kaya feeling ko okay naman din yung price niya. Medyo pricey kasi siya. So that's it guys! Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Kung hindi ka pa naka-subscribe girl, mag-subscribe ka na. And don't forget to click the bell button down below so you will always get notified every time I upload a new video. Bye!